issue hinggil sa presyo at supply ng sibuyas, tinalakay ng Kamara ngayong araw. Samantala, inatasa naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang NEDA na imbestigahan ang naging pagtaas ng presyo ng sibuyas. Si Naomi Tiburcio sa sentro ng balita live. Yes, Angelica, abot sa 240 million pesos worth ng cold storage facilities ang nakatakdang itayo sa bansa ngayong 2023. Ayon yan sa Bureau of Plant Industry sa pagdinig nila sa Kamara ngayong araw. Sa report ni Director Glenn Panganiba ng BPI, dalawang unit na nagkakahalaga ng 20 million pesos at limang units na nagkakahalaga ng 40 million pesos each ang itatayo sa Region 1, 2, 3 at 4B. Mayroon itong additional storage na 120,000 bags o aabot sa 3,240 metric tons. Ang kakulangan sa storage o cold storage facility ang isa sa nakikitang dahilan kung bakit nagkaroon ng kakulangan sa local production sa sibuyas noong nagdaang taon bukod sa mataas na presyo ng farm inputs at ang naitatalang sakit ng mga pananim. Kapag harvest na at i-store na nila yung kanilang produkto kasi ha, sir, pag harvest, di medyo mababa ang ating bilihan. Pagka po i-store na nila, isasabihin daw po sa kanila ng mga cold storages ay wala nang laman ng kanilang ano, hindi na puno na, kumbaga. So, napipilitan po sila na maibenta ng mas murang halaga yung kanilang produkto. So, yun nga po, sir, kung meron po tayong value chain from the credit to good production support, pest management po, yun din, isa pa rin pong ano yun na ating tinutugunan. And even dun sa post-harvest and sa cold storages natin. Report, ibinahagi ni Director Glenn Panganiban na mas mataas ang demand sa sibuyas na nasa 363,000 metric tons noong 2022 sa supply na nasa 338,000 metric tons. Tinugunan nito ng ehensya sa pagpapalawak ng production areas, pamamahagi ng inputs gaya ng seeds, fertilizer, pesticides at partnerships sa institutional buyers para direktang maibenta ang mga ani ng magsasaka sa mga kumpanya. Ayon naman kay Representative Stella Kimbo, nakapagtataka na umabot ng hanggang 700 pesos ang kada kilo ng sibuyas, gayong maliit lang ang diferensya sa demand at supply. The supply is about 363,000 metric tons and the demand is about 338. So, pag makikita natin, the shortage is only about 7%. So, parang hindi ko masyadong maintindihan kung bakit sobrang nag-skyrocket ang prices given that modest shortage. Bilang isang ekonomista, hindi ko talaga mapaliwanag. Kaya napapaisip talaga ako na may mga misteryo, meron mga behind the scenes na hindi talaga natin nakikita kasama na po dyan ang cartel. Dahil rito, hinihikayat ang mababatas ng BPI na makipag-ugnayan sa Philippine Competition Commission hinggil sa mga kartel na posibleng nagdulot ng artificial manipulation ng presyo ng sibuyas. Sa pagdinig, sinabi rin ng NEDA na inatasan ng Pangulo si NEDA Secretary Arsenio Balisacan na pag-aralan ang problema sa sibuyas. Sa ngayon, bumuo na ng anticipatory policy analysis ang NEDA upang pag-aralan ang sitwasyon. Mismong NEDA nagtataka kung bakit tumaas ang presyo ng sibuyas, gayong na ibebenta umano ng mga magsasaka sa 10 piso kada kilo ang sibuyas noong April 2022. At yan munang latest. Balik sa iyo, Angelique. Okay, maraming salamat, Naomi Tiburcio.